Sa Bauang, La Union, kapaki-pakinabang ang mga dumi ng hayop. Kung bakit, alamin sa pagpapatrol ni Christine Kim. Noon, buwan-buwan gumagastos ng mahigit 6,000 piso ang Bauang Bureau of Jail Management and Penology para lang sa gas na ginagamit sa pagluluto. Gastos na sanay sa pagkain na lang gamitin. Kaya malaki ang naitulong ng biogas sa kanila. Libreng nakukuha ng BJMP ang biogas na mula sa slaughterhouse ng Bauang. Sa medyo nalilibre na kami sa gasol, napalaking tulong pa dito sa kalikasan kasi hindi na rin kami gumagamit ng kahoy. Hindi na rin kami gumagamit ng anong pamanguri ng panggatong. Taong 2012 nang simulang ipagawa ng lokal na pamahalaan ang biogas facility sa slaughterhouse sa Central West Bauang. Ang biogas ay mula sa mga dumi ng hayop na naiipon sa isang chamber kung saan maipoproseso para maging gas. Maaaring gamitin ang biogas sa pagluluto, ilaw at pagpapaandam ng makina. Sa ngayon, ang Bauang BJMP at ang slaughterhouse pa lang ang nakikinabang sa biogas. Yung problem eh, may iplapas doon sa may septic tank. Tapos, kaya yun, magiging gas na. Tapos, yun ang pinagluluto, nagiging flame na doon. Sa sityo Kamarungayan, Bauang, La Union naman, parehong sistema ang ginagamit. Pero imbes na biogas, tubig na pandilig sa mga halaman ang nakukuha mula sa mga sewage line ng mga bahay sa lugar. Dumadaan din ang mga dumi sa walong chamber para masigurong malinis na ang tubig at maging ligtas na pandilig. Tawag dito ay Decentralized Wastewater System. Maganda na po yung mga ani kasi pinandidilig namin sa mga palay. Kaya dumami na po. Noong 30 po ang kaba na naaani sa isang bawat isang tarya, ngayon 45 na po. Planong palawigin ng lokal na pamahalaan ang nabibenepisyuhan ng biogas at wastewater system. Christine Kim, ABS-CBN News. Isa pa magandang balita mga kapamilya, libre ng makukuha sa mga health center at pampublikong ospital ang oral polio vaccine. Nagpapatrol, Ivan Abilia. Sa halip na 3 beses kailangang turukan ang mga bata kontra type 1, 2 at 3 ng poliomyelitis virus.